pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba tong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Si Amy Buico at ito ang AgriAhoDiyan. Ngayong araw kasama ko po ang ating dalawang veterinaryo, si Dr. Sophie De Leon at ang chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura at ating engineer, si Engineer Rosendo. So, hello po! Hello, Amy! Hello, Kasen! Hi, Amy! And ito, hi, Amy! Hi, Kasen! Ito, matagal natin hindi nakasama, Kasen, si Dr. Sophie. Kasi ato saratit eh. Kaya nga eh. Tama naman eh. Nasa likod to. Pero may good news yan. Diba? Ang daming trabaho kasi. Alam mo kasi, Amy at saka Kasendo, ang agrikultura, panahon-panahon eh. May time na pag mapagulay ka, pahinga, di ba? Sa palay, ganoon din. Lalo kung sahod-ulan ka lang. Kanya-kanya eh. Sa amin sa rabbit, mabili yan. Pasko, bagong taon. Yan. Ah, yeah. kaya naging busy kasi Pasko, bago taon talaga. Lagari si Doc Sophie. Ay, tanong ko nga, Doc, mabalik lang ako sa iyo, no? Maraming umorder sa ulit ko, rabbit. Hindi. May kumukuha sa akin at sila nang nag-rabbit yun, ano? Kaya ko lang nasabing busy. Ang rabbit kasi, pag malamig, doon ang magandang breeding. Maganda ang rate ng successful breeding. But anyway, balik tayo sa iba. Malapit na eleksyon, ha? March, April, May na, no? Sana matulungan tayo ng mananalo. At sana yun ding hindi lalabas na mga letay senador, tuloy pa rin ang suporta kung ano yung mga pinangako nila sa agrikultura. Tama. Diba? So yan, kailangan natin, no? Sabihin natin, administration, ang daming important. Bawasan naman. Bawasan sa susunod na maging presidente para at least kumanda. Kumanda yung ang agriculture dito sa ating bayan. Eh, feeling ko pa mababawasan eh. Matatanggal na po kasi yung pwede. May ano pala eh, no? Hindi. Tama yun kasi, no, yung importation. Kasi marami talaga na po namamatay sa pag-agrikultura, yung mga negosyo. Pagka-import tayo ng import, kaya naman natin i-produce yan sa ating bansa. Napakaganda ng bansa natin, napakayaman. Kumbaga, sa ibang bansa nga, kita mo yung Saudi, wala naman sila gayong klaseng lupa, pero pinipilit nila, nagtayo sila ng greenhouse, di ba? Para makapag-produce sila na sarili nilang mga pagkain. Eh bakit tayo? Ang dami ng lupa natin, ang ganda ng tubig natin, ang ganda ng klima natin. Diba, hindi na natin kailangan ng mga pag-greenhouse pa talaga kung tutuusin. Hindi tayo makapag-produce ng sariling atin? Totoo ba yun? Hindi natin kaya? Kaya yan. Kaya yan. Pero kung sobrang marami na pinapasok, doon namamatay ang atin na local industry. Sa tingin naman natin yung mga presidential ngayon, mas concerned sila sa marami yung mga presidential, puro agri ang nakikita nilang kailangan tulungan. So magandang opportunity dito sa susunod na tumatagpong pangulo, most of them, majority, all of them, pinag-uusapan na. Opo. Pero sana, wag lang ngayong eleksyon, no? Baka ngayong eleksyon lang yan, kawawa naman tayo. Sana, tuloy-tuloy po. Hindi na nga. Premise eleksyon, yung mga presidential, hindi masyadong
pinag-uusapan. Hindi kagaya itong mga tumatakbo ngayon, talagang pinag-uusapan nila yun. Siguro din kasi dahil po ano, nakita nila yung sa nangyaring quarantine sa atin, pandemic, yung food security na meron. Yes. So, hindi ko yun isang magandang eye-opener. Nag-open talaga sa mata ng ating mga tumatakbo ngayon na bigyan ng priority itong agriculture. Kasi, yun ang kailangan natin. Tsaka hindi lang naman farmers, no? Yung mga urban area ngayon, nagtatanim na. Yes. Nag-aalaga din ng rabbit. nakikita natin malaking opportunity ito. Tsaka may batas na ginagawa para dito sa livestock and poultry. Na in which, maganda ito, yung makokolekt na tarifa, mapunta dito sa sector na ito. Opo. Yes. Kasendo, ikaw naman ay sa larangan ng agriculture at kinikilala ka na. Sa ibang bansa, ano bang katayuan natin? Kung top 10 o sa ASEAN na countries, tayo ba ay nakukulelat o paano ba? Ano bang sa agrikultura, mapa-fisheries, mapa-livestock, nasa vegetable, nasaan na tayo kumpara sa iba? Kasi malaki ang ng government sa mga magsasakal sa ating countries. Kagaya ng India, bumili nga sila ng malaking volume na patama, for example, urea sa 2,600 binili nila. Pero nag-subsidize sila sa farmers almost kalahati. Ibig sabihin, farmers pag bumili, 1-3 lang ang presyo. So, malaki yung subsidy. Sa China naman, for example, hindi sila nag-export ng urea. Ibig sabihin, yung presyo nila doon, 1,200 sa farm. Oo, dito sa akin, umabot ng 2,500. Nakakaiyak yan, Kasen. Ibig sabihin, talagang malaki yung budget for akin. Yes. Opo. So, alam, hindi tayo makakompete dahil dun sa subsidy na ginagawa. Alam niyo po, yung binagit mo na 2,000 yung pataba, no? Nakakaiyak po talaga kasi nakaraan nagpataba kami. Totoo yan. Ramdam. Matindi, no? Yung tinaas ng, yung Australia, kung makita mo, umiiyak yung Australia kasi sa China lang sila kumukuha dati ng urea. Mm-hmm. Huminto yung export. Sakit ang ulo nila. And yung US, yung soya, biglang tumaas kasi wala rin makuha ng urea dun sa Amerika. So, kaya maswerte pa rin tayo, maski mataas, may nakuha tayo. Yes, opo. Yes. Kasi, pero yes, dahil ngayon nasa first quarter of the year tayo, sana ay maging matagumpay at kung sino naman ang papalaring maupo sa gobyerno, tulungan naman tayo mga farmer. Yun lang ang pakiusap ko. Tama yun. Yun ang sana i-prioritize. Opo. Nakita kasi nila na habang tinutulungan nila yung mga farmer din po ay tumutulong. Naku, abangan po ninyo ang ating makakasama ngayong araw kasi itong mamang ito, naku po, napakalaki ng puso sa agrikultura. At sabi niya nga, tumutulong sa ating gobyerno, kailangan na ibalik din natin yung tulong ng gobyerno sa atin. Kung tinutulungan man tayo, kailangan maging independent tayo sa pag-produce ng ating mga sarili nating mga tanim, di ba? Mas magandang kalidad ng tanim. I-level up natin yung agriculture dito sa atin. Modern agriculture, pag-uusapan natin yan. At pag-uusapan din po natin ngayong araw ay repolyo. Alam mo ba, Doc Sosi, na may repolyo diyan sa lugar niyo, sa Bulacan? Cabbage yun, di ba repolyo? Opo. Tapos sa Baguio na. Akala ko nga rin, Baguio. Ang galing na researcher natin Umabot ko na dyan. Meron pala nagtatanim ng repolyo diyan sa Bulacan.
At hindi ko talaga inaakala. Kaya mamaya po, pag-uusapan natin, repolyo, midland. Midland and lowland, yan. Ito hindi galing ng Baguio, ha? Anuhin ko lang, ha? Klaruhin ko lang. Repolyo po na pag-uusapan natin ay galing ng Bulacan. Kaya kakaibang usapan ito, Doc Sosie and Casendo. Abangan nyo po yan. Ito ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Diba, balik po ang Agree Ako Dyan. Doc and Kasen, ang makakasama po natin ay galing pa po ng Sitio Mapalad, Bubulong Munti, San Ildefonso, Bulacan. Siya po ang may-ari ng Lanubo Farm. At 3 years na po silang nagtatanim ng cabbage o repolyo. Kasama po natin si Sir Ferdinand Santos. Hello po. Hello po ma'am. Gandang hapon po sa inyo lahat. Afternoon. Sir, pag-usapan natin itong repolyo. Ngayon ko lang po nadinig na meron palang repolyo dito sa area ng Bulacan, no? Ang alam ko po kasi ang repolyo talaga galing ng Baguio, yung malalamig na lugar. Ang San Ildefonso ba malamig ba? Pagka po, yung ngayon po malamig pagka yung madaling araw. Pero po sa kabuuan, sa buong maghapon, eh medyo mainit po. Pero namubuhay ang repolyo. Ay, opo ma'am. Buhay na buhay po siya at na-oversize pa nga po eh, na-overweight pa eh. Aba, ibig sabihin nga ni Amy, may para pa lang sa baboy, parang sa manok, may oversize din, may overweight ano? Yes po sir, ayaw po ng mga tindera sa palengke ng malaki kasi hindi raw po mabili. Kasi nga po yung minili. Anong tamang size? Ayan o. Ang tama pong size, dapat po maglaro lang po siya sa 300 to 600 na grams. Grams, opo. Oh. Anong repolyo po may pinag-uusapan natin dito? Kasi alam ko, Doc Sosie and Casendo, maraming variety ang repolyo. Merong nauuso ngayon sa Baguio, yung red cabbage. Ito po bang sa atin dito sa San Ildefonso, anong repolyo po ito? Actually ma'am, meron din akong red cabbage. Oh. Cabbage hindi ko pa lang nilalabas. Opo, baka po bawal magpanggit ng seed company eh. Pero anong variety yung nakatanim sa'yo, yung binebenta mo ngayon? Ano po, green gold. Green gold? Opo, berding ano, madilaw, medyo may dilaw. Hindi naman po. Yun lang po talaga pangalan niya. Green Gold Variety. Oh. Varietal name po niya. Okay. Actually po, hindi yun ako. Sir. Hindi, pasensya na ha, maistorbo kita. Pwede kang paliwanag mo, buto ba pagkatapos, paano ang land preparation mo? Pakipaliwanag mo ka sa amin. Seeds po na binibili ko, tapos pinupunla ko lang po sa seedling tray. Then after 25 days, na may dahon na siyang dalawa, saka ko lang po nililipat sa ano sa taniman. Paano may po tanong brand? Okay lang naman yung brand eh, kasi hindi lahat ng cabbage pwede, no? Anong brand niya? Class. Actually po hindi naman po yun lang ang una ko itinanim na brand or variety, kundi mas una kong sinubok yung sa Allied Botanical na Grand KK F1. Eh dahil nga yung Allied Botanical po eh masyadong lumaki, nagtatlong kilo po ang isa. Ayaw ng palengke yun. Kahit po dito sa barrio, ayaw bilin eh. Oo. Sabi niya, tuto ako, isa lang eh, isang banyera na eh. Ang daming panahog daw na kailangan. Opo. So ngayon po yung ginagamit nyo, ano na po? Ngayon, dahil nga mahilig naman ako maghanap ng akma sa lugar. Mm-mm. O yung nabanggit kong una, para sa lowland variety talaga siya. Nilikha talaga siya para sa lowland, para sa maiinit na lugar. Pero itong pangalawa, sinubo ko lang kung po pwede dito sa aming lugar kasi nga naghahanap ako ng tamang size. Mm-mm. Pang mid elevation siya. Opo. Mula siya sa East West Company. Mm. Green Gold F1 na siya. Green Gold F1. Ayun, tumama yung timbang niya. May mga nakausap din tayo galing sa East West at maganda din po talaga yung kalidad ng kanilang mga buto. Opo naman. Talaga naman ng kalidad ang buto ng East West, lalo na dito sa parting norte. Bebot, ilang buwan mo tinanim niya?
para malaman natin from start up. Ganito po sir. 1 month po sa seedling tray, then sa dun sa field ay 2 buwan din sakto, kaya 3 months sakto siya. 3 buwan sakto ha-harvest kayo, sir. 3 buwan. Tapos, sir, ang pinagtaniman nyo from the seedling tray, itatransfer natin siya sa ano klaseng lupa? Yun, ma'am. Ang dito po, dahil nga mahilig ako magsubok, lahat po ng klase ng lupa pwede pong pagtaniman. Pero meron lang po ako inya-apply na formulation ko din. Mm-hmm. Oh. So, parang arepolyo para sa sandy... medyo clay, pwede siya. Ganon, tama ba? Pwede po sa lahat. Oh. Anong ginagawa? Dapat spacing ang pagtanim? Spacing, sir? Sir, ang spacing ko lang, sir, ay 1 foot lang, 1 foot. Ang distance. Gano'ng kaluwang, sir, ang inyong alpaya? Hindi ko pala natanong, gano'ng kaluwang ang inyong pinagtataniman po ng mga repolyo? Ma'am, tinataniman ko sa ngayon ay nasa 2 hektarya, pero hindi naman sabay-sabay natataniman yun. Mm-hmm. Ano kasi ko, intercrop kasi ko magtanim eh. Marami kasing klase ng gulay ako itinatanim. Ampalaya, sitaw, ganun, talong, kamatis, talong, ganun. Itingnan ko yung anong panahon maganda yung presyo ng gulay, yun na yung tinatanim ko. Kasendo, alam mo ba na yung bayan ng Cerro del Ponzo, Bebot, ano? Yes, sir. Yan ang pagmamalaki ng Cerro del Ponzo, Bulacan. Magtanim ng mga gulay. Tama ba, Bebot? Yes, sir. Sa katunayan, mayroon kaming nabansagan din yung aming bayan na vegetable basket ng Bulacan. Kaya, marami palang gulay sa Bulacan. Itong May source din pala kayo dyan sa Bulacan. Eh opo, sa katunayan nga po eh naghanap ako ng isang lugar na nagbaka sakali ako na yung mga gulay sa amin doon na dalhin. Kaya nakahikayat ako na isang Chinese businessman na nagtayo kami ng bagsakan dyan sa may Floridel bypass. Kung nadadaan yung Good Farmer Good Farmer Fruit and Vegetable bagsakan nandiyan sa Floridel bypass. Oh. Ako po ang mailingi may hanap noon at yung kaibigan ko na Chinese na napanood lang din po niya ako sa YouTube. Ang siya po yung nag-offer na kung gusto ko ng bagsakan meron po bang magsasakan na tatanggi sa bagsakan? Kami po eh, ang problema po namin ay kung saan namin dadali ng mga gulay namin. Kasi sobrang dami. Nakita ko nga po yung bagsakan at napakaluwang. Opo, pero hindi masyado nag-materialize dahil malayo sa Metro Manila, yung mga buyer po natin ay sanay sa Balintawak. Opo. Nandun ako sa office ko, kaya lang biglang dumating yung nagte-therapy, may lakad daw siya, kaya na napilitan ako lumipat din sa kwarto eh. Opo. Sir, dito sa inyong, sabi mo, marami ka nang sinubukan na variety ng repolyo. 7 na lang yung at meron din po kayo na red cabbage. Ano-ano pa pong ibang variety ang nasubukan nyo maliban dito sa 3 na to na nabanggit na natin? Hindi gumagana ito. Yung una ma'am, yung Grand KK, no? Oo. Grand KKF1 ng Allied Botanical. Tapos, green gold ng East-West. Tapos, meron kang red cabbage. Meron ka pa bang sinusubukan? Pag-aralan. Isa po sa sinusubukan namin ay yung Scorpio. Yung medyo patulis po ma'am, yun po yung Highland variety talaga na yung tinatanim sa Baguio. Yun ang upland yun, di ba? Plano. Hindi naman ma'am issue sa akin yung malamig o ano eh. O malamig o mainit eh. Sa nakita ko, sa pagsasanay ko, yung resistance ng cabbage ay parehas lang ng pechay. Kaya pag tumutubo ang pechay sa inyong lugar, pwede ang cabbage. Siguro, summer ba, okay rin yung cabbage
hindi masyado. Okay. Okay lang, sir. Ang hindi lang niya, ito okay pag summer. Wala tayong mga, kumbaga, yung mga okasyon na malalaki na natatapat ng summer, kaya hindi masyadong mabili ang cabbage. Yung presyo ang hindi okay. Ang alam ko yung cabbage, ano eh, mga pansit. Opo, pang pansit. Yung pansit na sir, maraming kumakain, isa doon eh, cabbage ang nilalagay, di ba? Ang totoo, sir, kaya ako nagpursige magtanim ng cabbage. Pag panahon ng October, November at December, di ba bumabagyo, hindi makababa yung cabbage sa Baguio. Oo, magandang opportunity yun. Nakikita ko nagto 200 to 50 yung presyuhan. Na lahat naman na yun, naranasan ko, nakapagbenta ako sa ganun. So, tanim ka, ako ng tanim ng gulay, wala naman akong market na sigurado din, di ba? Kaya sumubok na ako ng iba. Na yun naman, nagtagumpay naman tayo. At ngayon po ay natututo. Paano yung ano pala? Yung cabbage, yun dito sa Bulacan, no? Anong ginagamit yun? Inorganic o organic? Actually, sir, halos puro organic ang ginagamit namin. Pero hindi ko masabing organic talaga siya kasi ano, in time na nagpapalaki ko, gumagamit ako ng calcium nitrate na kailangan ng isang halaman para humaba yung ugat. Pero hindi kamukha, sir, sorry sa mga taga Baguio, pero yung cabbage ko, kahit pasyalan natin ngayon, pwede natin kainin ng direkta kasi wala siya yung kulay asul na fungicide na nakabalot dun sa katawan niya. Hindi ako gumagamit nun. Kahit na yung pesticide, hindi ako gumagamit. Meron akong tinitimpla na mula sa vermicast. Oh. Meron kang African night crawler, Bimbot? Yes, sir. Yes, sir. At meron din po akong composter na saan doon po niluluto yung mga organic na ginagamit ko. So, pwede sarabit yan, Doc Sosi. Oo. yung cabbage niya, pwede sarabit yan. Yes. Nagbigay ako ng kwan, ha, ng isang buong elf libre sa bayan ng Santa Maria at sa bayan ng Paumbong. Nagbigay lang din tayo ng dalawang elf na punong-puno. Kinamigay ko lang. Ano po yung kinamigay nyo? Pupo ng rabbit. Okay. Yun ang maganda para sa ano, kasi yun hindi na i-compost eh. Pwede mo na siya direkta ilagay, di ba? Doc Sosi? Right, siya. Na fertilizer. Cold manure siya. Eh, ma'am, yes, cold manure siya. Pwede i-direkta mo na siya. Eh, ma'am, sir, ganito po kasi kaya po ako nagko-compost. Meron na po akong mga inyahalo na katulong ng pumupuksa ng mga peste doon sa lupa. Mm-mm. Actually po, yung huli kong tinuruan, yung si Caberni Bernardino Nunez po. ano po siya? Isa po siyang multi-awarded po siya, national gawad siya, ka-awarded natin, Farm Family, 2012. Pero yung pong formula ko noon, binigay ko sa kanya, tuwan-tuwa siya at kakaiba daw. Ito yung hinahalo mo doon sa compost mo, meron ka ng mga additional. Yes po, ma'am, opo. Oh. Mga ano po siya, mga puno po siya ng kahoy na talagang dati nakakapagtaboy, pero pag pala ihinyalo mo siya sa compost, nakakaano rin siya, nakakamatay din siya. Mm-hmm. Bali, Bembot, agriculturist ka? Ang galing mo, ah. Hindi sir. Mahilig lang po talaga ako mag-invento ng kung ano yung maganda. Kasi sa taas, sa baba, sir, ng mga family, ng pinebenta natin, magulay, mapalay, iniisip ko po na mapababa yung inputs ko para kumita ako sa pagsasaka. Tama. Okay. Sabi mo sa buwan ng September, October, dahil hindi makababa yung produkto ng galing sa upland, particularly sa Benguet, sa Baguio, Trinidad, doon mo chinechepo na meron kang harvest. But ilang buwan ba yan? Ilang buwan ba yung cabbage? 3 months lang, sir. Bilis lang nakitaan to. Actually, sir,
kung nakasidling na kayo, 55 days after transplanting, mag-harvest na kayo hanggang 60 days. So, tuwing kailan ka po magsisimula? Anong buwan po kayo simula nagtatanim? Basta po pumasok ang August, nagtatanim na ako. Saka anong panahon ay medyo maulan na, hindi masyadong mainit. At saka ma'am, medyo matipid na sa pagpapatubig. Oo, kasi maulan eh. Ang ano ba, repolyo ba matakaw sa tubig? Hindi po. Pero gusto rin niya ng tubig. Kanina po nabanggit niyo na may hinahalo kayo doon sa kinokompost niyo na pampatay na rin ng peste. Tama ba ang aking pagkakaintindi, sir? Yes po, mama po. Anong mga peste ba yung meron po sa ating mga repolyo na tumatama? Kasi minsan pagka na bumili ka, di ba, Dok? Yung mabibili mo, may butas na. May nauna na sa'yo kumagat. Ano ba tawag doon? May yung mga ganun. Hindi ko na naranasan kasi nga maliliit pa lang yung cabbage. Opo. Resistance na siya sa mga insekto, kaya yung mga ganun hindi na nakalalaki. Mm-hmm. Itlog pa lang nawawala na sila. Ano po kasi yung kumakagat na yun din yung problema ng sibuyas at saka ng harabas yun, harabas. Harabas. Lumalabas yan pagka yung umulan. Kulay green siya na uod insekto. Opo. Pero ma'am, kung gusto mong makakita ng cabbage na walang butas, puntahan niyo po yung aking cabbage. Kahit anong oras po meron doon ngayon. Pwede natin papuntahan yan kay Dr. Si Bulacan. Lalo! Malilibutan yan. Pagka lumipot tayo dun sa rapitan ni Doc Sosi Casendo, lilipot na rin tayo dito sa repolyo, sa cabbage. Oh. Di marami na tayong pupuntahan. Saka may pagpupunta si Doc Sosi doon, yung mga tinanggal na balat sa yung mga madudumi, pwede pakain sa rabbit. Eh opo, kahit po wala tayong tanggal, pagtatanggal ko pag pumunta kayo doon. Yon! Saan po ba yung rabbit farm ni sir? Santa Maria, Bulacan ako. Santa Maria, Bulacan. Mga isang oras at kalahati ang biyahe sa iyo. Malapit lang po kasi tanong po. Tanong ko lang, Bembot, tanong ko lang. Ako gusto kong maging milyonaryo, kahit kalahating milyonaryo. Magkano ang kikitain ko? Sabi mo, meron kang 2 hektarya. Magkano ang kikitain? Kung jackpot at saka kung bagsak ang presyo. Magkano naman ang lugi? Sir, simple, nung nag-aaral ako, mahina ako sa mate. Simple computation lang gagawin natin. Sir, ang cabbage ko, nag-average siya ng 600 grams, di ba? Huwag na natin gawin 600, 500 na lang. Sa isang hektarya, makakapagtanim kayo hanggang 10,000 plants or seeds. Oh. So, yung 10,000 time is pieces na pala yun, pieces na 10,000 pieces yun. So, sir, dahil ang average na ay kalahating kilo, kung ang presyo po ng cabbage ay 100 pesos, ibig sabihin 50 pesos siya. Okay. So, 50 pesos time is 10,000. So yun sir, yung pwede nyong kitain. 150,000? Hindi pa ma'am kita yun. Ano, Kasendo? 250,000. Ah, 250,000. Abay, paano naman yung paano naman yung input natin ko? Yung input. Paano naman yung farm input ko? Ayun, natanggalin na daw yung farm inputs. Ayun. Ma'am, sir, ganito po. Kung ang gagamitin niyo pong formula, yung formula mula sa akin, ang inputs niyo po noon ay maglalaro lang sa 30 to 50,000. Pinakamalaki na po 'yon. Kasama na po yung ando na. 30 to 50, so may 200,000 ka neto. Sir, sir. Kailangan mo lang dun, sir, masipag. Kasi yung iba, tinatamad mag-compost. may nabibili naman po eh. Sa kakamukha niyan, meron si sir na yung rabbit. Dede yung kanyang mga pupo ng rabbit eh. Pwede na yun. Mm-hmm. Meron po akong meron lang po akong
hinahalo doon sa ano para mas mabilis na malusaw at mas maging kumbaga ma-compost kaagad na talaga kayang-kayang kainin ng alaga. Eh, ni secret nga yun eh. Secret ba yun? Baka lang, makasingit ako. I'm curious ako eh. Baka mamapirata tayo eh sa bandang huli. O, wag na. Basta meron kayong hinahalo. Oh, at kung gusto nilang malaman, eh pwede naman dumirekta kay sir. Apo, oh, pag nito. Pembot, ang tanong ko lang, sinasabi mo 32,000. Kung ikaw ang magtatanim, ikaw ang harvest, ikaw lahat mag-aalaga, o meron ka nga sa isang hektarya, ilan ang taong ginagamit mo na binabayaran nating kasama mo o kasambahay mo? Ayun, sir. Ako kasi kaya kong alagaan mag-isa yun, kaya nileless ko na yung sarili ko. Etong... Ilan? Sa isang hektarya, ilang tao? Eh, totoo, sir. Pagkaka yung teknike alam mo, isang tao lang kaya yung isang hektarya. Kasi ano naman yan, ikakama niya yan, tapos paplastikan. Hindi niyo na problema yung pagdadamo. Binabalutan pa rin natin ng plastic yung repolyo. Oh, ma'am, yung ano, yung lupang pagtataniman may plastic mulch. Ah, nakaano siya. May mulching. Kumbaga yan na yung magtataboy. Oh, pero yung land preparation mo. Bembot, yung land preparation mo, kinakailangan naka-plat ka, naka-slightly elevated. O gastos ka diyan. Gastos ka diyan pag preparation. Meron tayong four-wheel tractor na ginagamit at meron namang multi-tiller na pagdinaan natin agad, nakakamo na siya. Paplastikan mo na lang, sir. Yun, ganun. Yun ang ano, advantage pag may equipment. Okay lang. Hindi, tsaka kailangan, ma'am, medyo yung modernong pagsasaka. Pag bumasi tayo doon sa makaluma, talagang magastos na mahirap pa. Yung pag-adapt lang talaga natin sa pagbabago, yun po yung kailangan. Lalo na ngayon, moderno talaga yung ginagamit natin sa pag-perform. Kasi kailangan na natin ng mas mabilis. Kasi kung mano-mano, dati sa amin dito, hindi naman repolyo, no? Pero sa bukid, yung pag-harvest lang, yung maabot ng ilang oras, simula umaga hanggang hapon, eh, nagtatanggal ka ng palay, di ba? Eh ngayon, dalawang oras, tapos na agad sa halimaw. So, mababenta mo na agad. So, yun yung kailangan natin saka, yung mas mabilis para mas mabilis. Saka dati pagka haya na ulan, talaga mauulanan yung palay mo. Basa. Oo nga. Iiyak yung magsasaka. Iiyak yung nanguhunan. Yun ang kaya may signal ng bagyo, hindi ka magpapagapas kasi dahil iiwanan pa naman sa bukod yun, hindi ka naman magigig. Masisira lang yung palay. Pero ngayon, kahit may signal ng bagyo, ay tatawag lang ng harvester, mamaya nasasako na yung palay mo. Tama. Okay, mabalik ako. Bago tayo maputol, Emi, at yes, magandang topic natin. May tatanong lang ako, no? Siguro pag-isipan niya. Sabi niya, October, panahon ng bagyo yan, nabanggit niya yung bagyo. Nalulusog ba yung cabbage? Opo. Hindi, sir. Sir Ferdinand, sagutin niyo yan sa ating pagbabalik. Ito po ang agree ako dyan. Agree. Thank you.
Balik ko ang agree ako dyan. Kanina may iniwang tanong si Doc Sosi para kay Sir Bebot. So, Sir Bebot, pagka ba bumabagyo itong October kasi nalulusaw ba yung inyong mga repolyo din dyan? Ah, hindi po ma'am, hindi po. Hindi po kamukha sa atok na pag naglalamig, nalulusaw yung kanyang cabbage. Hmm. Dito po wala po tayong problemang ganun. Kaya nga po isa siya naisip kung pwedeng negosyo o hanap buhay kasi nga po sila may problema doon. Hindi nila kontrolado yung ganung sistema, pero dito sa atin wala naman noon. Pwedeng makontrol. Nagawa ko naman po. Okay. Well, ma'am, nung bagyong Ulysses na pinakamalakas na dumaan din sa aming lugar, natanggal nga yung bubong nung co-op na aking tinatag dito sa aming barangay. Pero yung aking cabbage ay nanatiling nakatindig at ang naging presyo pa niya ay 180 per kilo. Ganda pa yung presyo. Jackpot yun ah! Opo sir, at medyo dun nga po ako medyo kumita ng malaki. So yung napaisip lang ako, marami bang nagtatanim po ng repolyo dyan sa San Ildefonso? Eh ma'am, pasensya na po, pero ako lang po yung matigas ang ulong nagtatanim ng kakaiba dito sa amin. Hindi lang po cabbage ang tinanim ko. Pati po strawberry, nagtanim rin ako dito. Oh, pati strawberry. Meron din, opo, pati ubas. Yes, ubas may, meron rin strawberry. Oo. Baka kay Sir Ferdinand din yung natikman mo, Doc Sosi. Oo, oh, papasya lang kita. Sige po sir, sige po. Welcome po kayo. Nakalibot well, ako. Well, actually sir, meron akong gagawin pa training uli dyan sa may dagat-dagatan San Rafael. Ang mga estudyante ko po ay mga OFW o mga ng ibang bansa na gustong magsimula uli dahil mga nawalan daw sila ng hanap buhay dahil sa pandemic. Doon ko po idadaos yung pagsasanay kasi nga po eh, maganda yung lugar doon at doon nga po ako may tanim ngayon. Doon kaya Bernie Nunez. Opo. So may kagarito rin po siya. May tanong ako, sir. Sabi mo kasi merong oversized na repolyo. So, yes, ma'am. Ano, paano ba natin malalaman kung pwede na natin i-harvest itong mga repolyo natin? Ma'am, pagka po farmer ka, sizes lang po ng, tingin lang po sa size pwede na i-harvest. Makikita niyo po yan. Para lang din pong simpleng ano protas na makikita niyo na magma-mature yung kulay niya. Yung kakaiba ron sa karamihan 'yon. Saka pwede naman ma'am para wala kang ligaw, mag-ano ka, mag-pecha. Ilang days ganun. Bookkeeping. Yes ma'am. Sa repolyo, ano kailangan green na siya. Ma'am, pag variety po ang pinag-usapan eh,
meron po tayong mga cabbage na medyo yellowish ang kulay eh. Mm-hmm. Yung katulad ng sa'yo, Green Gold, paano ang ano mo? Pangalan lang po niya po eh, Green Gold eh, pero madilaw-dilaw din po yung katawan pagkaya malapit ng harvest yan. Mm-hmm. Parang sinasabi mo, kikita ako ng gano'n ha? And tanong ko naman, nalugi ka na ba dyan sa cabbage na yan? Nalugi ka na ba dyan o hindi naman? At kung nalugi, bakit? Bakit? Hindi. Yun sir, ang ano, hindi pa ako nalulugi kaya hindi ako magkwento ng pinalugi. Actually sir, noong time na murang-mura yung cabbage, hindi ko naman masabing nalugi ko kasi noong time na yun, nakuha ko naman yung puhunan ko. At nung tanda-tanda ko nung pumutok yung, bago pa mag-pandemic, yung pumutok yung Bulkang Taal, nakapag-donate po ako ng ilang bags ng ano cabbage papunta doon sa Taal. Limang bultong bigas na tigpa 5 kilos ang packaging. Tapos nagpadala rin ako ng cabbage na mga nakabundle. So hindi man po yun na event ang lahat. Nakatulong naman po ako. Galing. Sir, maliban doon sa bagsakan nyo, meron pa ba kayong ibang pinagbebentahan ng repolyo? Dito po sa mga market dito, ang totoo ma'am, pag nag-harvest na ako, sinusugod na ako ng mga traders doon sa lugar kasi ibang-iba nga po yung cabbage ko eh. Sariwang-sariwa at talagang medyo pwede mong ilaban ng ano. Ito yung inilalaban ko ma'am ng pustahan na tumatagal siya ng isang buwan sa basket. Hindi ka mukha ng mga cabbage natin ganun sa palengke. Isang buwan? Isang buwan? Wow! Yes, sir. Isang buwan after harvest, ha? Yes, sir. Yan po cabbage after natin. After harvest, ha? Yan po cabbage natin sa palengke. Makikita nyo yung nalalapnos dun sa may pinagputulan. Uh-uh. Kaya yung iba din binabalutan nila ng jarry para conserve yung pamamasa niya. Yan sa akin po, wala pong ganun. Hindi siya kumakatas. Hindi ma'am kasi po yan po. Actually kaya nagkakaganon yung cabbage nila. Ginamitan po nila ng potassium. Sa fertilizer na in-apply po yun. Mm-hmm. Dahil wala tayong fertilizer na in-apply at purong organic. Kaya matatag. Kaya kung mapapansin niyo po. Ma'am, natandaan niyo po ba yung pangalan ng farm ko? Lenovo po. Sir, alam niyo po ba yung salitang Lenovo? Ano po ba yun? Yan po sir ay isang uri na kumbaga ano ba nangyari sa isang puno na tinabas mo, pinutol o kaya isa halimbawa arot sa root crops na iwan mo sir yung kapirasong laman. Madalas pong makita sa kamote, yung mga kamote, di ba yung hinukay na yung inukay na yung kamote, yung naiwan yung kapirasan laman o isang laman, bigla pong may susupling na parang doon siya mabubuhay. Uh-huh. Yun po yung Lenovo. Kumbaga mga murang ano. Sir, kasi sabi nyo kanina organic yung inyong ano, practice sa inyong farm. Mas may pagkakaiba ba to sa presyo pagdating sa palengke o wala na? Ma'am, hindi naman ang kami nag-iba ng presyo, yun din ang binibenta namin kasi kung mag-iiba kami, wala namang ganong karaming buyer dito. O baka masira lang din yung cabbage namin, yung maging sanhin ng pagkalugi namin. Pero kung tutuusin nga po, dapat mas iba yung presyo niya dahil iba yung treatment na ginawa. Yes, oo. Meron naman pong OTP sa San Ildefonso. Pero hindi po ganun karami yung buyer eh. Hindi niya po kakayanin yung dalawa o tatlong tunelada ng cabbage ko sa isang harvestan. Ay, paano po pala ang harvest niyan? Sabi mo hindi din sabay-sabay ang ano, hindi sabay-sabay ang tanim. So paano po kayo mag-harvest, sir? Hindi, all ma'am, in, yung all pong, out? Ganun ba? Yung pong 500 square meter na tinataniman ko na kumbaga palit-palit siya. Pwede na po ako maka-harvest doon ng dalawa o tatlong tonelad ng cabbage eh. Isang araw? Oh yes ma'am, isang araw lang yun.
Ma'am, kung matatandaan mo, yung isang hectare is 10,000 plants, di ba? Mm-mm. So, yung kalahati niya is 5,000. 5,000 times 500 grams is 2,500. Dalawang tonelada kalahati na yun. Eh, pag nag-oversize mo, may rin 3 tonelada pa sa ito. Ayun po. Kaya hindi ko na sa organic pa ibenta. Kaya yung mga nakakaalam, tuwan-tuwa sila. Pag nalaman nga nila na ganun yung treatment, pati kapitbahay nila, binibili nila eh. Mga kapatid nila, ganun. Kasi iba din yung sustansya po pagka nasa organic. Amy, yes, tatanong ko lang kay Kasendo. Cabbage, pinag-uusapan natin. Saan ba ginagamit ang cabbage? Alam ko, sa pansit. O, saan pa? Saan pa natin ginagamit ang cabbage? Chapsoy? Oo, chapsoy. Masarap yan. Ilagang bakas. Chapsoy, saan pa? Ilagang bakas. Ilagang baka daw. Yeah. Ilagang baka. Tama, tama. Oo. Ginisang repolyo po. Ginisa. Ayong iba talaga, ginisang repolyo. Yeah. So, ano pa limitado rin. Limitado rin ang paggamit ng repolyo, no? Pero sir, halos lahat ng restaurant gumagamit ng... Koslo! Maraming gumagamit ng koslo, Dok. Oo, koslo. Oo. Yung ginagawa atsara rin yan, di ba? Oh, pwede din. Pickled. Opo. Pwede. Kaya kung sumobra man yung produce ni Sir Ferdinand, Sir Bembot, eh pwedeng i-ano yan, i-preserve at madagdagan pa ng value added, lagay sa bote. Ayo po, katunayan nga po. Nagsubok na kaya siya. Ng ano po, sir? Pickles po. Yung preservation. Ang sinubok na po namin ngayon dito is yung cucumber. Actually po, kakatapos lang po nung facility namin na pinatayo para dun sa pickles. So sa susunod niyan, repolyo naman ang susubukan nila after na itong mga pipino. Opo. Next binigyan project. Yes. Binigyan po tayo ng dar ng mga materyales at tayo na lang yung gumawa. Opo. Assisted rin po tayo ng DOST kaya yun, baka tuloy-tuloy na yun. Yes. Ano po yun? Kooperatiba po ba yan? O anong samahan? Co-op po sir, co-op. Ano po, kung baka po nadinig nyo na rin yung Bukal Farmers. Yun po yung nagwagi na last year sa photo documentary ng Region 3 CDA. Siya po yung grand champion. Papagdala alam sa palengke yung repolyo. Every now and then, yung bandang dulo, inaalis nila yung dahon eh, di ba? Dahil buk nabubulok, paano ba yun? Bakit inaalisan? Sir, ano lang po yun? Hindi naman po nabubulok, kundi gumugulang. Kaya nagmamature yung dahon niya. Hindi, yung na-harvest na? Na-harvest na, nasa yes, palengke na? Yes, sir. Nagmamature siya. Kasabihin nung ng bumibili, ay makunat na yung repolyo mo. Lupa na. Kaya pilit nilang pinapabata. Okay. Sa pamamagitan ng pagtatanggal nung panlabas na repolyo. Oo. Yeah, kasi diba, Dok, pag bumili ka ng repolyo, pag pumunta ka doon sa palengke, malambot na. Yung iba malutong. Uh-huh. Yung unang layer, malambot na. Pagka maghapon ka, alam ba, hapon ka na pumunta sa palengke, malambot na. Nakabagsak na yung dahon. Yung itatanong ko, yung post-harvest facilities niya, at kami ordinaryo mamimili, Kabembot, ako yung misis ko mamimili, anong pipiliin niya? Anong hahanapin niya? Pipitik-pitikin ba yan? Paano? At saka paano nyo anong bultuhan ba kayo magbenta? Paano ba? Ay, pagka naman po, pwede naman po kahit retail. Wala naman pong problema doon. Pagbibili po siya, siyempre po kailangan tingnan lang po natin lagi yung marami bang butas yung balat ng cabbage. Tapos ang mahalaga po sa lahat, yun pong butas hindi po nakakasira ng katawan niyan, kasi ibig sabihin po hindi siya luto sa gamot.
napapasok siya ng insekto. Baka nga po walang butas yung cabbage nyo. May kitang-kita nyo ng puro kulay blue dahil dun sa in-spray na pesticide. Mas nakakatakot po yun. Kasi po yung uod na nasa loob nun, kapag ginayat nyo, pwede nyo matanggal o maalis. Pero yung pesticide, kahit ano gawin nating hugas, nandun yun. Pero yung cabbage po ng lanugo, wala po nun. Ako, Doc Sosi, okay. Parang may bibisitahin ka talaga dyan sa ano, San Ildefonso. Pali ma'am, hindi na, kahit hindi na sa San Ildefonso, San Rafael na lang, yung dulong-dulo ng bypass. Mula Balagtas, yung dulo, yung kabilang dulo, nandun yung isang farm. Yung kay Kabirani. Doon po ako magpapatraining at ngayon nandun yung existing na yung nag-harvest sila. Oh. Yung nasa gawing kanan bago dumating nung gasolinahan? Hindi. Dulo ng bypass? Dulo ng bypass pero babalik pa po kayo pa sa San Rafael. Cross na daan. Okay. Pupunta kayo malapit sa bahay ni Tita Lorna Silverio, ni Congresswoman. So may pa-training kayo doon, sir. Sir, yung training nyo ba yun? Open ba yan sa public? O may mga ano lang? Sa lahat. Face-to-face ba yan? Face-to-face po. Farm naman po, wala naman pong problema sa farm. Maluwang naman yun. Sa susunod ay madalaw namin ganyan pag medyo okay na, no? Asendo. Tapos putahan din natin si Dr. Sophie. Oo. Ay, yung rabitan ni Dr. Sophie, di pa natin nabibisita eh. Nakalibot na tayo ng Pangasinan. Susundan natin yan, susunod yan. Kung nilagari natin yung Pangasinan, lalagariin din natin yung Bulacan area sa susunod. Yan yung mga target natin. Okay lang. Opo. Ayan, Sir. Sir Bembot, maraming salamat po. At kahit nga po na meron kayong nararamdaman, pinagbigyan nyo ang aming programa. Napakadami naming natutunan po galing sa inyo. Salamat po, Sir. Hindi po, ma'am. Wala pong naman. Salamat din po. Salamat, Kabembot. Thank you. Thank you din po, sir. Thank you rin po. Dok Sosi and Casendo, thank you din po sa ating mga kasamahan sa agrikultura. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. At nakita nyo nga po si Kabembot na talagang tuloy-tuloy po sa kanyang pagre-repolyo. At sana nga po ay magtuloy-tuloy pa from 3 years to 10 years at sa mga susunod na taon pa. Habangan nyo po ang aming susunod na episode. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.